mo ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Hindi nga kumbinsido si Moira sa sinabi ng kanyang imbestigador na malinis si Giselle dahil wala siyang nakitang masamang record nito. Dismayado si Moira dahil sayang lang daw ang kanyang ibinabayad sa kanyang imbestigador. Ngunit ayon sa kalbong ito ay mas mapapadali daw sana kung mayroon silang lead sa kung ano ang gusto nilang malaman para doon sila magsimulang mag-imbestiga. Kaya naman, dito sasabihin ni Moira ang lead na gusto niyang malamang sikreto ni Giselle. Ito ay ang tungkol sa mga nanay na ipinamigay ang anak. Kaya dito na unti-unting mabubunyag ang tinatagong lihim ni Giselle. Walang kamalay-malay si Giselle na pinapatrabaho na pala siya ni Moira. Sa kabilang banda naman ay hindi na nga itinuturing ni Josa na inaanak si Annalyn. Kahit si Lynette ay hindi niya na daw kumare. Sa tindi ng galit ni Josa ay nasampal niya si Annalyn. Iniligtas ba naman ni Annalyn ang buhay ng taong pumatay kay Cromwell? Kaya pakiramdam ni Josa ay trinaydor siya nila Lynette. Ngunit ang tanong ng marami, ano na kaya ang mangyayari sa cellphone ni Robert na kinuha ni Cromwell kay Annalyn? Malamang ay makikita ito ni Josa sa drawer ni Cromwell. At kapag malaman ito ni Josa na kay Robert ang cellphone na yon, ay ibabalik niya ito kay Annalyn. Ngunit nabuksan na kaya ni Cromwell ang cellphone ni Robert? Ano kaya ang mararamdaman ni Annalyn kapag mapanood niya ang video record ng ama? Yan ang aabangan natin sa mga susunod na episode. Paalam!